10 kandidato ang nagnanais maging pangulo ng ating republika. Siyam na personalidad ang naghahangad na mahalal bilang pangalawang pangulo. Sa dami at hirap ng mga suliranin na dinaranas ng ating bansa, sila ang nangangako ng mga lunas. Sino sa kanila? Ang dapat nating paniwalaan? Sino sa kanila? Ang dapat nating pagkatiwalaan? Ihahandog ng Radyo 5, 92.3 News FM, simulcast sa 1PH on Signal TV. Sir, the people. Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Kandidato po sa pagkapangulo, isang abogado at political consultant at isang lay apostle. Siya po ay 71 years old mula sa Obando, Bulacan. Kasama natin ngayong umaga, kandidato po sa pagka-vice presidente Serapio Carlos. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po, Madam DJ Chacha. Magandang umaga po, sir. Ito po ang inyong pagkakataon para po magpakilala sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin dito sa 1PH at sa Radyo 5. Sino po si Carlos Serapio at ano po ang inyong plataporma at plano sa bayan kung sakaling kayo po ay mahahalal? Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa akin ni Sir Ted Kong Pailong po at sa inyo po, Madam DJ Chacha. Ako po ay, gaya na nabanggit nyo, ay isang abogado at nagsilbi rin political consultants sa ilang mga administrasyon at pangulo natin nitong nakaraang 7 dekada. Sa akin pong bilang ay mayroon akong 5 nakaugnayan na pangulo at isa na asawa ng isa pa rin naging pangulo. Sa karanasan ko pong 50 taon na yan sa landas ng spiritual at political na paglalakbay po sa pagbabago ng panlipo ng kaayusan o yung tinatawag na just ordering of society, ay nabiyayaan po ako ng maraming karanasan na inaakala ko po batay sa aking pagninilay at panalangin ay hindi lamang para sa aking pansariling kapakinabangan, kundi ito ay para maibahagi, lalo't higit sa mga kabataang henerasyon natin ngayon at mga susunod pang mga henerasyon. Ang mga karanasan pong ito ay nagbigay sa akin ng una sa lahat ng paniniwala na sa usapin ng pagbabago ng kaayusan ng lipunan at ng sistema ng ating politika, mahalaga na ilagay natin sa sentro o sa gitna ng tinatawag na national discourse or political conversation ang ating pong pinakadakilang lumalang, sapagkat sa kanya nagmumulaan lahat ng kapangyarihan at karunungan. At kung hindi natin siya isasama sa pagtugon natin sa mga suliranin tulad ng ating mga katanungan kung ang tao at leader ba ang dahilan ng ating dinaranas ng mga suliranin sa ngayon o ang sistema ba o struktura. Diyan po sa usaping iyan, sa tingin ko, ay kapag ka isinama natin ang ating pinakadakilang lumalang, magiging maliwanag po sa atin kung ano ang dapat nating maging katagunan at iyan po ay aking tatalakayin habang tayo po ay nagpapanayam. Ikalawa po ay galing ako sa henerasyon ng tinatawag nilang first quarter storm o yung henerasyon ng mga aktivismo ng kabataan at mga estudyante noong dekada 70. At kami ang umihip ng tambuli ng pagbabago. Datapwat malungkot mang aminin ay hindi po kami nagtagumpay. Kaya ang tanong ay bakit? Dahil po sa ang nagbanggaan po
at nagtunggalian ay ang mga ideya ng mga kabataan at estudyante noon at hindi nangibabaw ang talagang dapat na maging dahilan kung bakit tayo naghahangad ng pagbabago nung panahon na yon at maging hanggang sa ngayon. At ito po ay ang pag-ibig natin sa bayan na hinuhugot naman natin sa pag-ibig natin sa Diyos. Ang pangatlo po ay kasama po ako sa isang samahan na tumulong sa pagbabalangkas po ng saligang batas na panukala ng Constitutional Committee to Review the 1987 Constitution na pinangungunahan ng ating dating maestrado, punong maestrado Renato Puno. At naniniwala po kami na iyong binalangkas na panukalang saligang batas na yon ay ang siyang panibagong gumuguhit ng balangkas ng kapangyarihan at kaayusan kung papaano po natin isusulong ang ating bansa na kung saan ang lahat ng karanasan sa mga nakaraang administrasyon nagbunga ng mabuti ay dapat na pagsamasamahin at gawing tuntungan o batayan para sa pag-igpaw natin o paglukso't pagtalon ng biglaan sa makabagong kaayusan ngayon, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo, na siyang dapat nating tingnan na magkakaroon po ng malaking impact o epekto sa ating pong sariling mga ugnayan dito sa bansa natin. Diyan po sa tatlong dahilan na iyan, ang naging batayan ng aking pong pansariling pagpapasya. Ako po ay, kung mababanggit ko lamang po, sana ang aking pinagdaanan. Nagsimula po ang aking kamalayan sa nangyayari sa ating bansa no ako po ay isang katikista at pumupunta sa mga mahihirap na bahagi na malapit po sa aking paaralan noon sa St. James Academy sa Malabon. At doon ko unang natunghayan kung papaano ang naging buhay ng mga kababayan natin sa mahihirap na mga bahaging iyan ng bayan na iyon. At kahit na nga gumagawa kami ng tinatawag na batay sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko ng Corporal Works of Mercy, natanong ko sa sarili ko kung bakit taon-taon na lamang ganun at ganun pa rin at walang pagbabago. Doon po nabuksan unti-unti ang aking kamalayang panglipunan. At nang ako naman po ay nasa mataas na paaralan na bilang naging tagapangulo ng o Secretary General sa buong kapuluan ng Student Catholic Action and at the same time concurrently Vice Chairman po sa buong Archdiocese of Manila, ay nagkaroon din po kami ng tinatawag namin mga work camp sa iba't ibang panig ng ating bansa. At muli doon ko nalaman ang mga suliranin ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, mga maralita sa kalunsuran at maging sa kanayunan. At muli pinalalim nito ang aking pagkaunawa hinggil sa ating kalagayan dito sa lipunan at bansa po natin. Mm-hmm. At ako naman po ay maging abogado na. Mm-hmm. Nagsilbi po ako sa Federation of Pre-Workers bilang punong manananggol doon na nagtatag ng kanilang legal department. Mm-hmm. Ay mas lalo ko pong naunawaan pa rin ang mga suliranin naman po sa sistema. Nagkaroon din po ako ng mahigpit na ugnayan sa iba't ibang mga pinuno ng simbahang Katoliko mula sa mga pare, sa obispo, sa kardinal, at nabiyayaan din na makaugnayan o makadaupalad ang apat na papa sa iba't ibang mga pagkakataon at iba't ibang mga pamamaraan. Lahat pong iyan ay nagbigay sa akin ng karanasan na inaakala kong maaari kong ibahagi sa ngayon po. Sa taong bayan. Opo. Sir, napakaganda po ng mga sinabi ninyo, no? Kung ako nga tatanungin, parang overqualified po kayo sa dami ng experience na nabanggit nyo po. Pero ano po ang reaction nyo dun po sa mga nagsasabi na kayo po ay panggulo lamang at hindi po sineseryoso ang inyong pagtakbo sa pagka-vice-presidente? Yan po ay inaasahan sa kasalukuyan nating sistema sa politika. Sapagkat ang kasalukuyan nating sistema sa politika ay may ibang pamantayan at sukatan. Kaya kapag ka ikaw ay hindi kakilala at hindi na
bibigyan ng pagkakataong makapalabas sa telebisyon, marinig sa radyo, mabasa sa mga pahayagan at maging sa social media sa ngayon, kung wala kang kakayahan lumibot sa buong bansa, ay aakalain na sinasabi iko ay panggulo lamang po. Dahil ang sukatan po, kung tutuusin, sa lumang sistema at kaayusan natin sa ngayon, ay halos na nakabatay sa pera po. Muli, malungkot man hong tanggapin, yun po. Pero bakit po kami napasama? Mahaba pong proseso ito. Pinaghirapan po namin ito. Attorney, if I may just ask, nabanggit nyo po na kayo po ay hindi masyadong kilala, hindi rin ganun kadami ang pera. Kung yun po yung problema, no, alam naman natin, lalo na sa national position, bago kanila iboto, kailangan makilala ka po muna ng taong bayan. Ano pong ginagawa nyo ngayon at patuloy nyo pang gagawin para mas maging aware po ang tao na may Carlos Serapio na tumatakbo rin sa pagka-vice-presidente? Una po, nagpapasalamat ako dahil isa po kayo sa nagbibigay sa amin ng pagkakataong maipakilala ang aming sarili. Pero ang pagpapakilala po namin ay hindi lang nagsisimula po sa ngayon. Maaring sa dami natin na 100 milyong mahigit po tayo ay talagang napakaliit na porsyento lamang nakakakilala po sa inyong lingkod. Datapat pagka binalik tanaw po natin yung aking nga po mga pinagdaanan, simula pa po na ako yung lingkod nga ako bilang katikista at mga nakaugnayan ko at sa mga samahan po na aking nabuo. Katulad po, nabuo ko po yung tinatawag nila o tumulong ako sa pagluluwal po nito nung kapatirang espiritual ng Pilipinas na sa ngayon ay meron silang tinatawag na spiritual government. Nakalatag po ito sa buong kapuluan. Ang nagbuo po nito ay galing sa 17 rehiyon ng ating bansa at sa isa pong malaking konbensyon. So sa madali sabi po, sa mga tao pong iyon, ako po inakala ko na nakilala nila ko. Ako rin po ang siyang tumulong na mailuwal yung tinatawag na Kamalayang Pinoy Movement. Na muli, meron din po silang pambansang struktura. Kasama po niya na isang advocacy group, yung Bagong Sistema, Bagong Pag-asa, na pinumumuna ni Ginoong Ding Hineroso na spokesperson noon ng Constitutional Committee to review the 1987 Constitution. At mula po sa mga hanay na yan, nabuo ang katipunan ng Kamalayang Kayumanggin, na isang pambansang lapian o partido po na binuuring po ng mga delegado mula sa 17 rehiyon. At napatunayan namin sa Commission on Election na kami po ay mayroong pambansang makinarya na maaari maglapit ng aming plataforma at gayon din ng aming mga namumuno, aming mga leader sa taong bayan. Kaya lamang po inaakala na hindi kami nakakilala ay sapagkat pauman din po, makikiraan, ang hindi po talaga tumitingin sa amin ay ang media. Dahil hindi po namin malaman, tapos ngayon pa ako, nagpapasalamat kami dahil katulad po ninyo dito sa Channel 5 at sa inyo pong programa, at ang iba na rin pang unti-unti ngayon ng mga media na nagbibigay pansin sa amin ay unti-unti nila nalalaman kung gaano nga po kalawak nga ang aming samahan, ang aming organisasyon, mga affiliated groups. Katulad ng meron kami affiliated group na National Labor Organization po ito, National Federation of Labor, na meron silang party list na ang kapamilya ng manggagawang Pilipino na napakalawak din po ng sakop nila. Sa katunayan, ang namumuno po sa kanila, si Attorney Ernesto Arellano, ay siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto noong 2019 sa hanay ng mga manggagawang naghain ng sarili nila para maging senador. Kasama na po dyan yung isa nating kaibigan na tumatakbo bilang Pangulo sa ngayon. Mas marami po ang boto niya kaysa po doon sa boto noon. Hindi ko po gustong malitin yung sinasabi ko lamang po na yung mga kaugnayan naming organisasyon ay napakalawak po ng kanilang hanay. Datapwat, hindi nga po nabibigyan pansin ng media. Opo. Kaya nga po ito ho ang paraan, attorney, ano ho, para po makatulong kami sa mga tulad ho ninyo na magkaroon po ng mas malawak na awareness ang mga pipili po sa Mayo 9. Attorney, kung maaari po lamang sa maiksim paliwanag, doon sa binabanggit nyo na dapat nang baguhin ang kasalukuyang pong forma at sistema ng ating gobyerno tungo sa
federal na pamamalakad at sistema ng gobyerno. At gusto ko itong iugnay doon sa ikahon ninyo ay sakit ng ating pong sistema na political dynasties. Paano ho yun mangyayari na kapag tayo po'y nagpalit ng forma at sistema na federalism, ano po, na mawawala ang political dynasty? Can you please explain po sa maiksim paraan po lamang, please? Opo. Agad po, dahil may, kailangan ay tuwiran yung sagot. Kapag ka po federated regions, ating pong tingnan sa ating isipan, no? Ating po imagine yan. Pagpalagay po natin ay ang region 2, may lima po siyang probinsya. Po, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at saka Batanes. Ang bawat probinsya pong iyan ay meron matuturing tayo na mga dinastiya. Ngayon, kapag ka ang halalan sa ganyan ay doon lamang sa probinsyang iyon, no, ay malamang sa hindi, mananatili kung sino yung dinastiya doon sa probinsya. Pag isinama mo po yan doon sa iba pang mga probinsya, ang kanilang paghahalal ay kasama na yung lima. So, sila rin po mismo ay magkakaroon ng kanilang kompetisyon o ng kanilang ayoko po gumamit ng salitang labanan o tunggalian, kundi ng kanilang pagpapahayag sa taong bayan. Lima na sila nagpapahayag doon sa kabuuan ng federated regions. Pagkatapos, kapag ka meron pong katulad namin na isang partido na buo, may sariling makinarya sa bawat probinsya po na iyan, nakalatag po kami. Kung sino man po ang aming itatanghal na kakandidato para sa amin, ay magkakaroon siya ng ganun ding sapat na pagkakataon. So, i-divide mo na essentially yung opportunity into 6. Sa halip na ang opportunity ay 1 lamang o 1:2. Iyon po yun sa practical na pagsusuma lamang. Pero ang talaga pong ginagawa sa pagsusulong namin ng federalismo ay yung pagbabahagda ng pampolitikang kapangyarihan. Mm-hmm. Ang pampolitikang kapangyarihan mula sa pambansa ay nababahagda na ng ikalawang antas sa federated regions. And whenever you divide power, you essentially also diffuse yung posibilidad ng monopoly of power. Dahil madalas nating naririnig yan, pero paano ba isinasapraktika yan na absolute power corrupts absolutely? No po? Pero dahil lang anything na basta absolute po, kinakailangan niya say binabasag po o hinahati, hati mo na lamang po. Opo, opo. Isa po yun sa prinsipyo ng federalismo. Opo, sige po. So, balikan ko lang po muna para hindi sumabog ang ating pong diskusyon sa importanteng kaisipan na ito, dahil para nga po maipapalaganap natin po ang inyo pong minumungkahi po at isinusulong na prinsipyo po of governance. Paano mangyayari yung kawalan ng dinastiya doon sa binanggit yung example po ng region na bubuuin ng limang probinsya halimbawa, kung magsabwatan lang yung mga dinastiya doon, di ganun din po mangyayari yan, attorney. Kasi as we know now, meron pong isang apelyido na namamayagpag sa isang probinsya, pero actually, sila po ay gumalaw na sa next province at nandun na rin sila. Di ho ba? Hindi ho ba't ang mas maganda kung sakasakali, meron ho ba mas maganda pa, tingin po ninyo, na paraan para ho talaga patayin ang sistema po ng dinastiya sa ating bansa? Well, una po ay meron panukala sa ilalim ng nabanggit kong puno bayanihan federal constitution na ipagbawal ang dinastiya. Mm-hmm. Nasa saligang batas na po mismo yon. Opo. At hindi na kinakailangan ng enabling legislation. Yun. So sa paggamit po mismo ng saligang batas, ay tutukuyin na kung paano mabubuwag yung dinastiya dahil mayroong malinaw na definition po roon. Opo. Kung opo. Sino lamang pwedeng tumakbo at saka hindi. Mm-hmm. Pero ang talagang pinagiging magbatayan niyan, kung gusto talagang ang dinastiya ay lubusan na mawala bukod sa ito'y tinatalaga ng saligang batas, ay ang pagbubuo ng kapangyarihan ng taong bayan. Kaya po ang panawagan ng konstitusyon na yun ay power to the region, power to the people. Opo. Kaya hanggat hindi nababalik ang kapangyarihan sa taong bayan at ang kanilang luklukan ng kapangyarihan ay ang kanilang partido. Yun po ang sasakyan ng kapangyarihan ng taong bayan, yung totoong partido. Opo. Sige po. So, Attorney,
Naunawaan po namin ano ho ang inyong nga pong prinsipyong isinusulong na ito. Ano ho? Ito rin po actually yung simula din po ng kampanya ng Pangulong Duterte nung una, yung pagsusulong po nung nagsimula yun eh, if you recall. Di ho ba yung kanila humunang consultation daw, di ba, nung simula, hindi pa siya nagdedeklara na para po doon sa kaalaman sa federalismo. Pero hindi niya rin po ito na isulong. Kayo po, kung kayong papalarin po kasama ng inyong katandem, ano po ang kaibahan? Ano po ang gagawin niyong estilo para ho ninyo maisulong ang nais niyong pagbabagong ito sa forma po at sistema ng ating governance? Ganito po. Salamat po sa tanong niyo, Sir Content. Yung aming pong plataforma ngayon na yung tinatawag namin transition platform, sana po na bigyan po sana kayo noon. Ano? Mm-hmm. At kung di man po ipapahatid namin sa inyo, mm-hmm, at yung program of action. Sa aming pong transition na platform, ang aming pong pinagtutuunan ay ang proseso. Kasi hindi naman po na alam na pampunyo yan, Sir Ted. Hindi naman po natin mababago ang sistema at struktura hanggat hindi natin binabago ang balangkas sa saligang batas natin. Opo. Yung proseso, paano natin itatawid yan? Mm-hmm. Ang nangyari po sa kasalukuyang administrasyon ay iyon ang naging panawagan niya, niyakap ng taong bayan. Gusto ko pong paniwalaan na nakakuha siya ng malaking suporta ng dahil po doon sa panawagang iyon. At hindi nawala yung panawagang iyon sa kabuuan ng kanyang administrasyon. Hanggang bago magsimula itong eleksyon ay may nagsusulong pa rin na gawin yun. Mm-hmm. Ang transition process po na aming pinapanukala, kaya kami lumahok nga ngayon sa halalan at inihahain na sa taong bayan po ito, ay hanggat hindi compatible po yung plataforma ng federalismo doon sa Kongreso, kasi alam naman po natin na maapekto ang institusyon ng pamahalaan dyan ay ang Kongreso, sapagkat nandiyan po ang maraming nakaupo, halimbawa ng dinistiya no po, at mga interes ng oligarkiya. Iyan ang power base po ng ating Kongreso. Eh. At sa halalang ito, ang mananatili pa rin bumubuo at nakakarami dyan ay yung ating mga merong interes na oligarko kung tawagin, monopolyo at negosyo, at yung pa rin mga pamilya ng dinistiya. So tanong, paano pa rin yan? Kahit manalo po kami, mababago ba namin po yun? Ang tanoy pong magagawa dyan, hindi po maghihintay ng matagal mo na pagkaupo, dahil nandoon pa yung honeymoon mo with the people, honeymoon with the media, honeymoon with all the institutions, honeymoon even with Congress, we will immediately call for and certify it as an immediate legislative agenda po namin and measure yung pong pagtawag na isang constitutional convention. Sapagkat yung constitutional convention ang luklukan ng kapangyarihan naman po ng taong bayan. At kinakailangan mo ipaliwanag sa taong bayan na iyan ang sasakyan nila kung gusto talaga nila mabago na yung struktura at saka yung sistema. Opo. Kaya nasa po sa aming plataforma, hindi po kami gagawa ng isang kabinete na katulad ng ginagawa ngayon, no, na mag-aaral ulit sila ng 6 na buwan, mga 1 taon ng kanilang learning curve para matutuhan yung kanilang departamento. Dito po, hindi. Kaya sabi namin, ilalagay namin ang kasalukuyang gobyerno sa autopilot, gaya na madalas sabi ng aming kandidato sa pagkapangulo na si Ginoong Faisal Mangondato, si Brother Faisal, dahil ang magpapatakbo pansamantala habang binabago yung inalatag yung transition plan at saka yung transition process ay yung mga civil service, yung pinakamagaling na civil service ila na professional manager ng departamento. Sila may institutional memory, sila may historical experience, sila makakagawa nung ano ba yung programa dyan na dapat iunahin sa ngayon ng bawat departamento, bawa Department of Agriculture. Sila na muna yon. Pansamantala naman, yung aming bubuuin na kabinete, ang kanilang ihahanda ay yung transition plan. Sila ang magiging change management team process na. At sila ang maging eventual technocracy ng federal government. Yung pong proseso, maliwanag po. Salamat po. Salamat po na marami. Kami po lamang po hingi po ng ng kaunti lang pong panahon para po sa ating break, attorney. At sa ating pagbabalik po, ating bibigyan po ng pansin ang katanungan po ng ating mga viewers, maging ang ating mga katanungan din po na nanggagaling po sa inyong lingkod at kay DJ Chacha ngayon pong Webes na umaga. Sa ating pagbabalik, attorney, ang katanungan po namin,
ay yung mga sinasabi ho ninyong plano at kagandahan sa inyo pong gustong gawing reforma ano ho, sa sistema po ng ating gobyerno at kung paano ito ipapatupad agad-agad kung kayo po'y mananalo ay napakadalisay po kung pakikinggan po natin. Pero yung nga po yun eh, kailangan ka munang manalo. Di ho ba? Kailangan ka munang manalo. Pero pag hindi ka pinalad, yung nga din po ang ating itatanong sa ating pagbabalik, pag hindi kayo pinalad, ano po, sa tingin ho ba ninyo, paano ho kayo makakatulong pa rin dito po para maisulong po ang inyong mga gusto at mga adhikain na ito sa ngalan po ng pagmamahal sa bayan? Ang ating pong hanging question kanina ay kung sakasakali naman po na hindi ho tayo papalarin at kung nais pa rin po ninyong ituloy ang inyong magandang adhikain na ito ng pagbabago po sa sistema ho ng ating politika at sistema po ng ating gobyerno, paano niyo po ito gagawin? Particularly po, attorney, ako po interesado, paano natin mabubuwag ang dinastiya na ika nga po ninyo ay ngayon po dinodomina ang kongreso ng mga miyembro ng dinastiya at ilan pong may mga business interest. Eh, kailangan po ang pakikipagtulungan ng kapulungan na ito. Paano po ang dapat natin gawin, attorney? Salamat po muli, Sir Kongte. Una po sa lahat, gusto ko, for the record, I'd like to say na itong advocacy po ito, hindi nagsimula lamang sa administrasyon na ito. Ako po ay kasama pa ng dating senador na si Raul Manglacus. At makikita nyo, 50 taon na humahigit yan. Mm-hmm. Pagkatapos, sa panahon nila dating Senator Nene Pimentel, Senate President, sumalangit na po silang pareho, no? Ang magagawa po dito ay ang pagpapatuloy ng pagpapalakas po ng kapangyarihan ng taong bayan. At paano po ginagawa yan? Sa party building po. Kaya dito po sa halala na ito, sa tingin ko po, ang minimum na amin pong makakamit dito ay buong-buong nakalatag ang aming partido pagdating ng susunod na halalan. Dahil sa ngayon pa lamang po, ang aming organisasyon ay nakakabuo na hanggang sa barangay level sa iba't ibang mga rehiyon. Ito pong aming biyahe na ito sa Mindanao, lalo po napalakas nito yung aming ugnayan sa mga kasamahan ng partido rito. Sa Visayas, ganun din po. Kasi ang dapat pong mangyari, mayroong sasakyang totoo ang taong bayan na ang dinadala na ideya at pilosopiya ay ang ideya at pilosopiya na hango po sa kanilang kapakinabangan at para po sa pagtataguyod talaga ng paglilingkod sa kanila. Pangalawa, yung partido pong iyan ay kinakailangan mayroon talagang teknokrasiya. Eh kami po ay meron yan. Yun, kaya nga po nakatulong kami sa paglilimbag nitong saligang batas na panukalang ito doon sa nangyari pong Constitutional Committee na binuod ng kasalukuyang administrasyon. Pangatlo po, meron nga po kaming leadership o organization, maestro kung kami estratiya, lahat pa. Sinasabi pang gulo po kami. E nalagpasan po namin yon eh. Yung unang yon nalagpasan namin yung subok na yon. Hindi naman kami nadeklarang nuisance. Sa 79 na nagsimula, 10 ang natira. Kasama po ang aming kandidatong Brother Faisal Mangondato sa 10. Opo, pagkatapos po, nagsimula kami 29 sa pagka-vice presidente. Ang inyong lingkod po ay nasama sa 9. So isang hakbang na po yung amin nalagpasan. Una, nalagpasan muna namin yung pagre-rehistro namin bilang isang legitimate. Attorney, with all due respect, attorney, ano ho, kasi po we only have a few more minutes left. Eh, sayang lang po din ang ating pong oras na natugunan na po natin yon. Hindi ho kayo panggulo kasi nga po binigyan kayo ng pagkakataon po ng COMELEC na makilahok sa halalang ito. Yun lang pong ating katanungan nga, paano natin lalabanan na masugpo matapos nga itong dinastiya. Sige po, sir. So may ilan pa hong katanungan ang ating po mga manonood. Go ahead po, attorney. Yes, attorney, tama po ba? Ito po ang unang beses na kayo po ay sasabak sa politika? Nung ako'y 20 taong gulang, naging barangay councilor po ako sa amin. Ang tanong lang po ng barangay. Ang tanong lang
Yes po. Attorney, ang tanong lang po ng ibang mga nanonood po sa atin at nakikinig sa atin ngayon, hindi pa daw po kayo nananalo kahit sa local position, aside siguro po dun sa nabanggit ninyo na barangay councilor, why aim for one of the highest positions in the government? Bakit hindi nyo po muna sinimulan halimbawa for councilor or mayor sa isang lugar? Bakit po vice president agad? Kasi po, dahil doon sa aming politika, yun din po ang payo sa akin ng aking tiyo na kapatid ng aking ama, na half-brother, na gobernador na pinakamatagal sa Bulacan. Sabi niya, magsimula ka, barangay councilor. O, nagsimula po ako. Tapos sabi niya, magkonsyal ka, magpresident. E kung ganun po ginawa ko, kasama na ho rin ako siguro doon sa kasalukuyang sistema sa ngayon. At baka kasama na rin ako doon sa mga nagtatayo ng dinistiya dahil malalaman ko na gano'n ang kalakaran sa loob ng sistema. Mm-hmm. Kaya po ako hindi doon nagsimula. Ngayon bakit ako tumatakbo, mataas ka agad? Dahil tinangka ko naman po na magsilbi na lamang sa pinakamatataas na nanungkulan po, mga presidente po, mga lima, anim na lahat po yata ng leader na pambansa dito sa ating bansa, nakaugnayan ko. Maaaring hindi ako kakilala ng karamihan na ating tamba. Pero marami po sa lahat ng mga nabubuhay pa at yung mga namatay na, nakaugnayan po ako yung karanasan ko po ngayon. Kaya tinanong ko lang din noon sarili ko. Hindi ako masyadong ambisyoso. Pero sa edad ko po sa ngayon, 71 na pa ako, tinanong ko rin ang sarili ko, ano pa ba ang pwede ko ibigay sa ating mga kababayan sa bansang ito? Wala pa ko ibang maiahayin kundi ang aking karanasan. Opo. Sino po may karanasan na katulad ng aking pinagdaanan? Iilan lang din po siguro yan. Ngayon, doon sa tanong ni Ted Kong, paano nga ba bubuwagin yan? Ang tanging magagawin po natin para mabuwagin, meron ka malinaw na ideya, meron ka malinaw na politika, meron ka malinaw na organisasyon na magiging sasakyan ng mga kababayan mo. As the leader, kailangan mo ituro sa kanila yung daan. At yun ang dahilan kung bakit niyayakap nga itong aming katipunan ng kamalayan kayo manggi. Dahil nabibigyan namin ng taong bayan ng pagkakataon na magkahanap ng sasakyan. Kung ang negosyo ay may korporasyon, ang mga manggagawa ay may union, sa politika po, sa pag-agaw ng pampolitikang kapangyarihan, ang kailangan mo ay mayroon kang pampolitikal organisasyon o partido. Hindi yung partido-partidohan lang. Opo, kundi yung totoong partido po. Yan ang talagang siyang susugpo na makakatulong ng batas sa dinistiyo po. Opo, sige po. Yan po yung maliwanag na yung vehicle, ano ho, dito po sa inyo pong adikain na ito. Ah, sir, sa ngayon pong ang laki ng problema ng bansa na tulad nga po ng Pilipinas po, no, na umaasa nga sa imported na langis. Kung kayo po, ni Ginoong Faisal ngayon, ni Brother Faisal, ang nakaupo, ano ho ang inyong mga gagawin para po natin maharap ang problemang ito sa petroleum prices nang hindi po tayo mangungutang na naman at mayayanig? Ano po ang inyong mga programa? Kapag dating po sa usapin ng langis, yan po ay talagang apektado yan ng kalagayan sa buong mundo. So, ang isang pong maaaring dapat natin gawin kaagad dyan, bukod doon sa napakarami na pong mga panukalang magaganda, napakinggan ko po kanina yung panukala ng mga chopper at ng mga operators, panukala rin naman ng mga regulators, panukala ng iba pang mga apektado rito tulad ng negosyo. So maliwanag po dyan, ang kailangan dyan ay yung whole of the government approach and whole of the nation approach. Dapat makita to ng taong bayan na isang krisis to na apektado tayong lahat at dapat tayong magkatulungan. So ang unang-unang hakbang na dapat gawin na isang leader dyan ay pagdugtong-dugtungin ang iba't ibang mga interest na yan para hindi tayo nag-aaway-aaway samantalang iisa ang hinaharap nating krisis. Yung krisis na dulot nitong sa pagtaas ng presyo ng langis. Dapat ngayon pa lamang alam natin saan ba hahantong yung pinagmulan ng krisis na yan, yung nangyayari po sa Russia at saka sa Ukraine. Dapat ngayon pa lang alam na natin kung ano yung dapat natin iproposisyon. Kasi kung sa ngayon kaya natin ng subsidy, narinig ko po kanina sa inyo, na pagtibay na, nakahanda na yan, 2.5 billion na yan, ganyan din po nung pumasok ang pandemya. Huwag natin intindihin yan, marami tayong naipon na pera. Sa unang first wave pa lang, naubos yung pera na yun. So, at saka pa lang natin iisipin ngayon para tayo mangungutang na muli. Dapat po sa ngayon pa lamang, iniisip na natin na maaaring lumala at lumala pa yung
yung problema. Iyan din po yung dahilan namin kung bakit namin gustong palawigin yung kapangyarihan sa 17 rehiyon. Sa ngayon po, iisang kabayo lamang humihila ng karwahe. Dapat po nito, 17 kabayo yung humihila ng karwahe o ibig sabihin yung suliranin ng bansa. Pwede ba isang, halimbawa ang Batangas, pwede ba siya makipag-ugnayan sa pinagmumulan ng langis at makikipag-negosyasyon siya ron? Batay naman sa patakaran na polisiya na binibigay ng pambansang pamahalaan. So, sa ganyan pong usapin, pagdudugtong-dugtongin yung lahat ng mga magagandang iminumungkahi ng lahat ng involved sa suliraning ito. So, ang unang-una po namin gagawin kung kami maluluklok dyan at naway hindi pa nagiging seryoso yung problema is to have a summit of all the stakeholders. Kinakailangan po yan. May pagkakasundo. Paano natin pare-pareho nating haharapin itong krisis na ito? Sa halip magsisisihan tayo, sinabi nung DBM, meron ng pera, pero hindi naman dinadownload nung binigyan ng ano na mag-download. Merong ano yung sistema, sinasabi ng mga operators at mga ano, madali lamang po yung sistema na yan. Tinatanong din naman ng mga nanonood sa media o yung mga na tumitingin dito, tulad po ninyo, yung bang dating mga cards eh, pwede pa natin gamitin. Kailangan po yan, lahat na yan, pagdugtong-dugtongin. I've always made the humble submission na ang leadership po, hindi yung dapat alam mo lahat ng solusyon sa lahat ng mga, lalo na kung technical ang problema. Kundi the leader must be able to see the big picture all the time, connect the dots, and be able to, out of that, be able to draw the kind of policy direction na kakailanganin po natin. Okay, sige. Pero po, kung hiwa-hiwala yan, hindi po natin matutugunan yan. Mm-hmm. Opo, sige po. So, ito na hong katanungan po ng ating mga manonood. I hope you don't mind, attorney, para po naman po sa bago po tayo magtapos po ng ating pong panayam na ito. Go ahead, just sa ating katanungan mula sa ating pong mga manonood. Ito galing po kay John Peter. Mainit pong pinagtatalunan ngayon sa social media kung dapat ba mag-endorso ng mga kandidato ang iba't ibang religious sectors. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dito? Well, ang lagi nila sasabihin dyan ay dahil meron separation of church and state, kaya religious hindi dapat mag-endorso. Pero iisa po ang pinaglilingkuran ang mga tao sa relihiyon at saka tao sa pamahalaan. Ang pinaglilingkuran po nila ay ang taong bayan. So mahalaga na meron man lamang sila binibigay na sukatan o pamantayan kung paano dapat natin mga pagpili sa ngayon. Sa mga nag-i-endorso naman po na mga religious sect, kung sa tingin nila yun ay kanila, they're doing it in the exercise of their right as citizens, no po, ay dapat din pong galangin niya. But as an institution or an organization po, ay mahirap po na sundin yan kung lalabag po doon sa ating tinatadhana sa konstitusyon. Although ang sa konstitusyon po, establishment clause yun eh. Walang sinasabi roon tungkol doon sa, kung nag-endorso ko ba, ibig ba sabihin na nagtatag ka na ng isang reliyon o na nilabag mo na yung paghihiwalay ng Estado at saka ng reliyon po. Kung naniniwala po talaga yung mga sa kung sino dapat nilang itaguyod sapagkat yun makabubuti sa bansa, ay mahalaga po na galangin po yun. Ginagalang ko po yung mga nag-i-endorse po. So para sa inyo po ay okay lang po 'yon. Ito naman po sir, galing po kay attorney, galing sa konstitusyon. Opo, galing po ito kay Michelle Velasquez. Dapat po attorney, hindi na lang po kayo tumakbo dahil wala naman po kayong tsansang manalo. Dapat po ay sinuportahan niyo na lang po yung vice presidente na pareho po ng inyong prinsipyo at paniniwala. Mas makatutulong pa po kayo noon sa pagbabago. Ano pong reaksyon niyo dito? Makikiraan din po at patawad po. Kung meron lamang po kami nakitang kandidato na nasa labas ng lumang sistema at kaayusan, ganun po ang gagawin namin. Ang ginawa ko nga po sa halos 50-60 taon na pakikipag-ugnayan ko sa mga pinuno natin dito, ay pagsusulong sa pamamagitan nila nung aming isinusulong na pagbabago sa kaayusan at sistema. Wala nga po kami makitang ganun eh. Maski po sa debate ngayon sa pagka pinakinggan niyo po ang lahat ng mga kandidato, ang lahat po ng solusyon nila nando sa lumang kaayusan, nasa lumang sistema. Hindi po tayo makakatalon, hindi tayo magkakaroon ng totoong pagbabago hanggat ganun po ang pipilit natin na ipipilit. That's why we're saying that is political insanity. We are insisting on doing the same thing over and over again and we expect a different result. Kanina ang tanong niyo, yung
manok ka ba? Ang tanong naman namin, bato ba o itlog kayo? Mm-hmm. Kasi kung bato tayo, pira-pirasuhin man tayo, bato pa rin tayo. Pero hindi tayo maging itlog na napipisa para magbigay ng isang bagong buhay. Ang binibigay natin sa ating mga kababayan, puro pangako. Programa na walang sapat na batayan. Mm. Kaya nagiging pangakong napapako. Mm. How can you run a program which is incompatible with the operating system? Simply po yun, sa computer setup, hindi opo, po alam siya. Mm-hmm. Incompatible yung programa sa sistema. Opo, opo. Naunawaan po namin ang inyong pong tinutumbok na mensahe po, attorney, ano ho, kasi nga, kumbaga, ano ho ito, ano, paradigm shift, kumbaga, no, itong kailangan para po mabago ang ating pong nangyayari ngayon, kasi nga, there's something wrong with our system. Mm-mm. Opo, so, something wrong with our system. Sa ngayon po, no, sa ngayon po na sistema nga na nandito, na umiiral sa atin, ano po ang inyong masasabi po naman sa hudikatura, no, na kung saan po naman ang sistema nga din po ay magmula sa piskal hanggang sa Supreme Court, na siguro alam po ninyo may mga kaso po ng ang pinag-uusapan natin ay bilyon-bilyon piso dumaan na po sa kung anong paglilitis, may mga conviction na pero hindi pa rin nakakulong kasi nga mayroon pa ring apila sa Supreme Court. Yung pong sistemang yun, sa tingin po ninyo paano po mababago yung kung sakasakali? Alam niyo po, ulit, hindi po mababago yan hanggat mananatili tayo sa kasalukuyan natin sistema. Hindi po. Mawalang galang po, attorney. Mawalang galang po. Medyo, hindi ko na po tutunghayan pa yung inyong pong pagbabago ng forma at sistema ng gobyerno. Ang aking pong premise, kung hindi po mangyari yon sa kasalukuyan pong setup na ito, wala na ho talagang remedyo yon. As in, wala ho magagawa talaga ho tayo doon. Even the Congress na, for example, sitting Congress, wala ho talaga. Eh kung ang lagi po natin gagawin ay gagawa tayo ng batas lamang bilang panakot doon sa mga tao. Mm-hmm. Ang isang unang magagawa po niyan, halimbawa po kami mga abogado, ay dapat kami magkaroon ng sarili namin talagang pagsunod mm-hmm. sa aming oath of office bilang mga abogado. Yung mga huwes, dapat sumunod din po sila sa kanilang oath of office diyan. Mm-hmm. Sa madali sabi po, may moral na magagawa. Moral. Opo. Action na magagawa on the individual level. Mm-hmm. On the institutional level, well, mm-hmm. kailangan marahil o ang patuloy na meron sinimulan nilo noon sila yung si former secretary John Enriquez, yung reforms po, mm-hmm. AGPRN na sinasabi, meron sila institutional reforms na ginawa. Tulad ng napasama rin po ako dyan na sinama niya ako yung pag-introduce ng technology sa Court of Appeals, uh-huh. sa Court of Tax Appeals uh-huh. na ngayon ay nando na sa Supreme Court po. Mm. So, yung reforms sa individual, sa personal, na mga kasama in the dispensation of justice ay more on the moral dimension po. Opo. Yung tungkol naman po sa trying to situate na yung nangyayaring para corruption din po sa loob ng hudikatura ay nababawasan sa introduction of technology. Uh-huh. Po. Pagkatapos naman po, ay yun ding sa recruitment po ng mga papasok dyan. Kasi kung nasa isang weso, limbawa, ang nagpasok sa kanya ay dahil sa rekomendasyon na isang politiko, ay beholden na siya doon. So, in the process of recruitment ng ating mga ano, dapat maging professional din po yan. Opo. Sa judicial, meron po judicial academy na kung saan ay talagang pinapanday po ang ating mga West. Tapos po yung pagpapalit yan, you more and more you have younger people now going into the system. And mm-hmm. that's good. No? Opo, opo. That's good. So, lahat po nung iyon, pwedeng gawin. Pero at the end of the day po, as I keep on saying, these are, you may say, remedial measures lamang po. The only way you can change this is to have a total holistic approach. Naunawaan po namin, opo, yung sabi niyo, total holistic na approach po dito, pati nga po sa hudikatura, no, na malaki pong problema. Kasi ngayon po ang atin ditong manonood nga, maganda rin tanong niya rito. Ted, tanong mo nga yan, bakit daw ho yung nagnakaw ng dilata, kulong kaagad, yung nagnakaw daw ho ng bilyon-bilyon piso, nagyayabang pa.
Ito ho yung mga tanong po ng ating mga kapatid ho dito. But unfortunately ho, wala na ho tayong oras masyado po, attorney ha. So bigyan po namin kayo ng ilang pong minuto para lang po masagot po ang ating pong huling katanungan this morning, attorney. Ang tanong po nila, sino ang karapat dapat sa boto ng Pilipino sa pagka-vice presidente? Sige na po ba? Yes, sir. Go ahead, sir. Opo. Una po sa lahat, naniniwala ako na kung sino yung ibubulong ng pinakadakilang lumalang na nakalukluk po sa puso, kalooban ng bawat mga halal, kung sino ang kanyang ibubulong at gagabayan kayo, bibigyan kayo ng liwanag kung papaano at ninyo siya pipiliin, iyon ang karapat dapat po. Ako po ay umaasa una sa lahat sa kapangyarihan ng pinakadakilang lumalang na magbigay ng liwanag sa ating mga kababayan. At sa pamamagitan po ng mga programa ito ay nabibigyan kayo ng pagkakataon ng pagpili. Pero mahalaga po na isipin po ninyo talaga, 7 dekada na po ito ang naririnig po natin lagi nga ay yung usapin noong 1965 tungkol sa korupsyon, kawalan ng katarungan, kahirapan at iba pang mga panlipo ng mga usapin. Iyon at iyon din po, patindi lang ng patindi, pabago lang ng pabago. Kung noong dati milyonan lang ang tanong, ngayon ay bilyonan na, papunta na tayo sa trilyon. Bakit hindi po nababago ang lahat na yan? Una sa lahat, dahil hindi po tayo nakikinig doon sa kapangyarihang iyon na gusto naman bumuti ang buhay natin. Gusto, biniyayaan niya itong ating bansa na maging napakayaman, pero bakit nasasalaula at bakit hindi nagagamit para sa kapakinabangan na mas nakakarami? Apa. Dapat po masagot natin yung tanong na bakit na yan. Kaya po nasasabi namin na yon, bato ba tayo o itlog? Dahil kung bato po tayo talaga, mapirapiraso, mabago ang hugis natin, bato pa rin po tayo. Kung itlog tayo, kailangan mapisa tayo nang hindi naman din tayo nabubugok o nababansot. Napipisa tayo para magbigay ng isang bagong buhay na may pagkakataong umunlad para marating niya kung ano talaga yung inilapat sa kanya ng kalikasan na mangyari sa kanya. Ganun po ang dapat na totoong pagbabago. Ang totoong pagbabago, kamukha rin ng binhi, tinanim mo sa lupa, nagiging halaman yan o nagiging puno. Tulad na isang paru-paro, bago maging paru-paro yan, ano yan, nandun muna siya sa kukun bilang higad bago siya maging paru-paro. May batas po ang kalikasan eh. Ang batas ng kalikasan, yung kamalayan natin ay kinakailangan natin pong lapatan ng ganong sapat na pangunawa sa nangyayari sa atin at saka tayo ang magpasya. So, sino ang karapat dapat? Ang tanong pong iyan, kung tutusin, hindi po nakatuon sa mga taong katulad ko lamang po. Eh. Mas nakatuon to sa isipan at kamalayan ng mga manghahalal. Sino ba inaakala yung karapat dapat? Kinakalaan nyo bang karapat dapat ay yung magpapatuloy ng kasalukuyang nating kaayusan at sistema na nasubukan na natin na napakahabang panahon at naasahan natin na dahil magbabago lang tayo ng sasakay doon sa kabayong itim. Yung kabayong itim pupunta sa kwadrang malinis, hindi po. May sarili ng buhay yung kwadrang, yung kabayong itim na yun, doon at doon siya pupunta sa kwadrang mabaho at kwadrang madilim. Kahit sino pa o isakay niyo dyan, ganon ang mangyayari. Kaya ang kinakailangan po natin talaga ay yung mamumuno para tayo itawid. Itawid po tayo doon sa panibago nating kaayusan at saka panibagong sistema. Meron po kami nilalahad na kaparaanan dyan. Nandun po sa aming platform, transition platform at program of action. Kung pagbibigyan po ng ating mga kababayan ang aming panawagan ito, na sinamahan naman po na napakarami na sa ngayon, na kung ang media nga lamang po ay pagbibigyan ng pansin yan, kami nagpapasalamat sa ibang mga stasyon na ngayon ay tinitingnan nila kung nasaan nga ba kami. Pero kahit na nakikita nila yung parami ng parami na sumasama po at sumasakay doon sa aming partido at yumayakap ng aming transition platform at program of action, pilit pa rin po sila, wala tayong kakayahan, hindi tayo mananalo dyan. Bakit po ganun ang kaisipan lang natin? Hanggat hindi nababago na ang kapangyarihan at ang mga sagot sa ating panalangin ay nasa ating kalooban, at nasa ating kalooban yon sapagkat siya ang pinakadakilang lumalang, pinayayakap niya sa inyo
gamitin nyo yung kapangyarihan nyo tungo sa pagbabago. Opo. Huwag na lamang tungo sa pag-asa lamang po. Magsimula sa pananampalataya para magbigay buhay doon sa inyong pag-asa, at yung pag-asa na iyon ay talagang mangyayari dahil po sa pag-ibig. Kaya ang panawagan namin eh, ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan. So sabi iba, pag-ibig pwede ba sa politika yan? Eh, sino ba nagbago rito na ang buhay? Hindi ba yung 10 milyon ng mga kababayan natin tumawid sa ipang... Salamat po na marami. Opo, Attorney Serapio, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Ano po? Opo, at kami po ay muli po ay tumatangkilig po ano ho, sa inyo pong mga ibinahagi po sa amin na kaalaman at karunungan sa inyo pong mga nais na ipatupad pong pagbabago sa ating bansa kung kayo po ang papalarin. Godspeed po, Tony. Salamat po na marami. Salamat po. Salamat DJ Kacha at Kong Ted. Apo. Thank you, salamat attorney. Po na marami. Si Attorney Carlos G. Serapio, ang kanyang partido, Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi, sa ating pa rin po namang Serve the People. Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Magbabalik kami, mga kapatid. 10 kandidato ang nagnanais maging Pangulo ng ating Republika. Siyam na personalidad ang naghahangad na mahalal bilang pangalawang Pangulo. Sa dami at hirap ng mga suliranin na dinaranas ng ating bansa, sila ang nangangako ng mga lunas. Sino sa kanila? Ang dapat nating paniwalaan? Sino sa kanila ang dapat nating pagkatiwalaan? Ilihahandog ng Radyo 5, 92.3 News FM, simulcast sa 1PH on Signal TV. Serve the people, Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Nak, let's make breakfast na. Okay, chicken time! Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.